nagdagdag din sa Diyos, Sister Laika. At magandang gabi din po sa lahat. Tayo po ba ay masaya? Yeah. Kayo po ba ay na-blessed? Sa ating pong nakaraang mga pag-aaral, can you say amen? Amen. At kayo po ay blessed na blessed. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. Amen. So, excited na po ba kayo mapakinggan ang mensahe natin ngayong gabi ito? Para wala akong kausap ha. Excited na po ba tayo? Yes. Amen. Pakilanggapin na po natin ito. Amen. At nung unang gabi po ang pag-aralan, tungkol po sa mabi ng Evil Spirit. At ating po napag-aralan na ang aming Diyos ay hindi tumitingin kung anong klase o anong uring tao tayo. But He sees towards the heart. Ano nilalaman ng ating puso? At kung gano'n tayo kawiling na lumapit sa Kanya at magpasako. At nung pangalawang gabi? At ang topic naman po natin nung pangalawang gabi ay pinamagatan sa project. At ating pong napag-alaman na kahit ang tao ay sinit na lumalayo sa Panginoon, ang Panginoon ay tatanggapin tayo ng buong puso sapagkat siya ang Panginoon ng pagkain. Amen. At ngayong gabi po, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Good Samaritan. Ano yung mga pangyayari sa akaw ng Good Samaritan? Na kung saan ay ating kailangan sa ating panahon ngayon? Ano yung mga bagay na ating makukuha na applicable sa ating buhay in order for us to grow as Christians? At ngayong gabi po, yun po yung ating pag-aaralan. At alam ko kung kayo ay excited na. Ano? Excited na po ba kayo? Yes. Amen. Ang sabot po ay hindi excited na. Excited na po ba kayo? Yes. Amen. At ang ating magiging speaker po ngayon ay isang kabataan dito sa PBC Church at nag-aaral po siya sa AUP at ang pinakuha niyong course ay MedTech. Siya po ay Sister Melody Stalman. Amen. At before po kami umupo, gusto ko pong basahin ang sulat po ni Mrs. White sa The Desire of Ages, page 187. Sabi po dito, "The cisterns will be empty, the pools become dry, but our Redeemer is uninexhaustible fountain. We may drink and drink again and ever find a fresh supply. He in whom Christ dwells as within himself, the fountain of blessing, a well of water springing up into everlasting life. From this source he may draw strength and grace sufficient for all his needs." At kung tayo po handa mapakinggan at ang mensahe ngayong gabi, nais ko po, imbitahan po kayo na isilent po ang mga cellphone na makakaabala para po sa ating pag-aaral. Maraming salamat. Amen. Good evening po sa inyo lahat.
isang short focus at bibigyan ko lang din ng 2-3 minutes ang ating congregation para sa inyong panalangin. At concluding prayer po ng ating prayer leader, Brother Leon Bailon. At ang ating mga prayer focus, patuloy po natin hinalangin ang goodness and faithfulness ng ating Panginoon sa ating church. Nais ko lang pagbasahin. Ang quotation po ni Miss Ellen White, prayer is heaven ordained means of success in the conflict we've seen in the development of Christian character. The divine influence that comes in the answer to the prayer of faith will accomplish in the soul of Saint Brian for all which he needs. For the pardon of sin, for the Holy Spirit, for the Christ-like temper, for wisdom and strength to do His work. For any gift He has promised, we may ask, and His promise is, He shall receive it. Ay po na tayo naman para sa ating panalangin. Patuloy mo namin din ang pinagpupurihin ang aming Panginoon na mapapangyarihan sa lahat at nananahan sa kahit asan ng mga lang. Sa oras ng ito, Panginoon, ay patuloy na inilalapit upo sa inyo ang bawat isa sa amin. Na patuloy na patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na gawa labas sa inyo. At ang nanampalataya po na kayo po ay patuloy na gagawin, patuloy na magiging, patuloy na siyang gagawa sa aming mga buhay, sa pagkakulit ko ang Diyos niya, na siyang dumalangin sa bawat isa. Panginoon, amin pong dalangin sa gabi mo, na patuloy na ang paggabay ng banal na Espiritu, ang siya pong maranasan ng Iglesia, ang sagayon po, Panginoon, ang aming mga gagawin ay mangyari na sa ikapalalahati lamang po ng inyong dakilang pangalan at gamitin ang bawat isa upang ihayag ang inyong pong mabuhay.
mabuting balita sa bawat tao na aming mga makakasalamuhan na hindi pa po nakakaalam ng kalotohan. Panginoon, kung kayo po ay naging dapat sa amin na mga nakaraang panahon, ay alam po namin na kayo po ay nananatiling tapat at mananatiling tapat sa aming mga buhay, sa Lord, sa amin, sapagkat kayo po ang tunay na panginoon ng nagmamayari ng aming mga buhay. Panginoon, tunay po na kami ay walang magagawa kung wala kayo. Kaya po, Panginoon, sa oras ko ito, ay ipinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo, ang lahat, Panginoon, ng aming mga nagawa ng kasalanan pang may patuloy na humihingi kami ng pagpapatawad. At itong lahat, Panginoon, ay aming dalangin sa inyo. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi aming hiling ito sa pangalaman ng aming Panginoon Jesus. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayong gabi po ay tutungo po tayo sa ating prayer promotion. At bago po ang ating prayer promotion ay nais ko lang po mag-share sa inyo ng isang kwento ng panalangin. Hindi ko man po ito personal na karanasan. Ito po personal na karanasan ng aking lolo na ibinito niya po sa akin. Sa pagkat kung bilito po ito ng aking lolo mga kapatid, ang way talagang the best. Pagkat nung sila po'y magkasawa ko ng lola ko at dalaga pa po ang aking mga magulang. Ito pong kanila pong trabaho mga kapatid, sila po'y mga negosyante at pupunta po sila sa kabilang barangay upang doon mag-negosyo. At nung unang at ang parang na po na yung mga kapatid, gusto po doon ang mga multa o mga tulisan sa lugar po namin sa Basbang. At ito pong lola ko po, sa aking lola at ang kapatid ng aking lola at kanyang asawa, so apat po sila, sila po'y nakasakay ng kapayo sa lugar na yun ang kanilang mag-negosyo. At habang nasa daan po sila mga kapatid, malayo pa lamang po sila mga kapatid ay nakita lang po nila yung maraming mga lalaki na may talagang sulok o yung parang ilaw po mga kapatid. At sa tingin nila ay ito yung mga pinasinasabi nila mga tulisan. At habang po sabi na lola po, kung tayo ay aalis dito o tatakbo, makahabol pa rin tayo sapagkat napakarami nila. Kaya ginawa po nila kapatid sila po ay bumaba ng kabayo at hinawakan nila ng kabayo at sila po ay lumuhol ng kanalangin. At kapag po sila na nanalangin mga kapatid, nararamdaman nila na yung mga tulisan ay papalapit ng palapit. At nang malapit na po sa kanila mga kapatid tulisan, bigla po nagsalita yung leader ng tulisan, so bigaw po sa kanyang mga kasamahan. Bakit gato? Kanina, pinamasta natin sila, apat taon sila naglalakad. Bakit kayo? Napakarami na nila. At tras tayo, hindi natin kakayanin sila. Napakarami nila. At kung narinig yun ang lolo ko mga kapatid, tuloy pa lang po siya sa kanyang pananalangin. Na matapos po yung kanilang pananalangin mga kapatid, tingin sila sa kanilang balik. At nakita po nila mga kapatid, apat lang po sila. Subalit, bakit sinabi ng tulisan ato na napakarami nila mga kapatid? Doon ito yung kita ng ating Panginoon. Tapos kapag tayo ay lumapit sa kanyang pananalangin, hindi na tayo mababayaan. At ngayon kami po ay meron po tayong babasahin na isa pong sulat ni Mrs. Ellen White Walk. Our Redeemer encouraged us to present continual supplications. He makes us most decided promises that we shall not keep in vain. He says, ask and it shall be given unto you. Seek and it shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh and he that seeketh findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. He then presents the picture of child asking bread of his father, and so and shows how much more willing God is to grant our request that parents are to grant our petitions. Our precious Savior is our strength. In him, our hopes of eternal life are centered. He is the one who presents our petitions to the Father, and to
to ask blessing for this week. At mga kapatid, bago po ako po, ay nais ko po kayong pilitahan na umatid po ng ating United Prayer na ginagala po sa ating underground. Ito po yung nagsisimula ng 6:20 to 6:50 p.m. ng bago po magsimula ang ating program. At muli po ay magandang gabi sa amin.
Thank you.